Hello and welcome back to my channel. I'm Roldan Pelayo and I'm here to unbox another item. So, nabili kito siya sa Nike official store sa Lazada. Ayan. Na-miss out ko nga yung sale nila nun kasi hindi ko pa alam kung anong kukuni kong sapatos. So, this is the unboxing of the Nike Max Aura 4. Ito yung box. O, ayan. Lazada. Okay, pagkabukas niya ng box, marami siya ng pinutol-putol na cardboard. Hindi na kailangan ng bubble wrap. So, ito na siya. Ang ating Jordan. Yan naman yung box. So, yung model niya is Jordan Max Aura White Black Hyper Royal. White and blue ang kulay na kinuha. Size 12 yung pa ako. Medyo malaki. Yan. So, ang tagal ko kasi nag-isip ko anong klaseng sapatos. So, dun sa mga nakita natin. O, yan. Oh. Sabi nila, pag inamoy mo daw, doon malalaman kung original yung Jordan. So, mukhang okay naman. Maganda pagkakagawa. Oh. Kasi yung iba sabi may mga pangit sa mga stitching, mga ganun. Ito, okay naman siya. So, ito talaga yung pinili ko kasi gusto kong magbalik sa paglalaro ng basketball. Laki niya. Oh. Ito yung papel niya, may 23. Jordans. Ito aking first Jordan na sapatos. So, kung makikita nyo, next design siya eh. Hindi siya katulad ng mga retro natin na sapatos. Yung Jordan na retro, yung mga Jordan 1, 2, 3, 4, Jordan 11. Mga retro tawag doon. Sabi ng retro, mga old design na nilabas. Tapos binago yung mga colorways. So, itong Jordan na ito is lifestyle and performance shoes na rin. So, ayan nga may mga konting problema sa mga glue. Pero manageable naman yan. So, size 12 siya. Ito muna. Tignan natin ang itsura. Diba? Ito, medyo malambot naman. Tapos, ito, akala ko siya dito, ano, leather lang. Ano pala siya? Parang tela. Yan, oh. Sa likod yan, mga tela. May flight na logo. Yan ata yung bago ngayon ng Nike Flight. So, size 12 pareho. Acceptable naman. And pwede nga daw siyang pang forma, pwede rin siyang pang basketball. So, gagamitin ko ito mostly for playing basketball. So, ito siya. Sulit pa ang... yung presyo pala ng pagkakabili ko dito is, may mga ano kasi ako, voucher, tsaka discount na binibigay yung Lazada. So, nakuha ko lang tong sapatos na to sa halagang 4,378. Kasama na yung shipping dyan. Bali, free shipping ata to. Pero yung original price niya is 5,321. 5,321. Sa Nike official store. So, ayan. Ganda. Ayan o. Kung dito makita nyo, para siyang leather din. Ito, leather. Parang may pandikit pa nga dito sa loob. Ayan. So, parang yung Jordan 11 na lacing yan. So, hindi ako familiar sa mga Jordan. Pero napili ko lang ito kasi sa mga reviews maganda talaga ito. Porang. Pwedeng lifestyle, pang forma, pwede rin siyang pang basketball. Yan. Yan, may mga glue na sobra-sobra. Okay, hopefully maganda ang performance ito. Gagawa naman ako ng dagdag na video dyan. Ha, para sa performance review, gagamitin ko siya actual sa paglalaro ng basketball. Break-in ang tawag. Ma-break-in na natin ito. Okay. Oh, hello. Andito na at tinesting natin yung ating Jordan Max Aura 4 performance. Hindi siya ganun kaingay na. Pero okay naman sa movement. Kanina medyo sumakit yung paa ko dito sa may gilid. Pero ngayon okay na. Kasi
maganda naman ang kapit ng sapatos. Hindi nakakadulas. And yung support, okay, malambot sa paa. So overall, maganda ang performance itong Jordan Max Aura. Bali, itong court na pinaglalaroan ko is rubberized court. Hindi siya masyadong squeaky. Yan. By the way, kung nagustuhan nyo itong video na to is don't forget to subscribe. Check out my other videos. Thanks for watching.